Good morning. Mo niya mong first stopover dili karon, dili no, dili nga portion overlooking ni sa dira. Nindot kayo. Actually, wala pa nag rise ang sun. Actually, di na nang makayag hulap. Kay murag maliit na mi, so nagtanaw lang mi di karon sa overlooking kana sa akong likod. Nindot kayo, no? Actually, kung madto mo marilog, ay marilog, pakibato, nag-drop by yun ang mga riders diari just to see the overlooking. I don't know siya pangalan diari, but napakaingon jud ko nga nindot kayo ang view diari kay overlooking siya. So kung madto mo sa pakibato, don't miss this place to take some pictures or videos. So nindot kayo, no? So mo na akong mga kauban diri karon. Jayla Cotero. English Master Travel Vlog. Yo, oi, mo ra mag DJ ping. Gani no. So si ihay mo karon video dito bitso na. Mapil ng YouTuber na po din. Si Tom o si Yang. Maestro Travel Vlog. So ano ni ka doon, nag-start na yun sa muang kuan. Sa muang mga kabuang. Si kuan na si Jela Cochero. Always ni makaoba na mo ni. So ito anak mo na ni isa ron. Ang King and I. Na si King. Hello! So, wala of you na ko nakitaan ba si Ai? Asa na si Ai? Si King lang sa ako nakitaan ka ron. Si Boss Gerson. Rabbi Story Bonnie kay nag-vlog siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 makabok ng mga vloggers ka ron na magkauban-uban. Si Maestro Travel Vlog. 6 makabok ka ron. So, it's okay. Time karon mag-start na mo ang battle of YouTuber. So actually, this area, this point, nandito na kami sa Malabog, ang sentro ng Pakibato District. At saka yung sa aking likod, makikita nyo, ayan po ang Malabog Health Center. So, malapit na kami, mapunta na kami sa Pakibato proper. Doon kami papuntang Barangay Lumiad. For the meantime, pag-asuin na muna ang aming kasamahan doon. So, after dito, tuloy-tuloy na kami papuntang Barangay Lumiad. After for how many hours? Nabot na gid mi diri karon sa entrada sa Barangay Lumiad. So thankful no kay happy tagud mi sa Barangay Hold. So nadya ang ilhan na naka sa Barangay Lumiad kay na makita ni mo da sa batonga dayon sa Barangay Lumiad. Bikan sa Davao City sa Barangay Lumiad mga pansin ko sir, unsa oras sir? Check daw. So from Davao City, Kalinan, 5, 6, 1.5. So mga 1 and 30 minutes, nabot mi sa Barangay Lumiad, gikan mi sa Kalinan ganina. So, intada na nito Barangay Lumiad, taod-taod, padulong na mi sa ilang Barangay Hall. This is it guys, this way to Barangay Lumiad.
What's up mga guys? Actually guys, narami karon diri sa Barangay Lumyad mismo. So, makita na to da sa likod no, mana siya ang Barangay Gym diri sa Barangay Lumyad. O, narami diri kauban na kuma, kauban na mga vlogger. So, diri ang start sa to ang adventure. Diri ang jump up area sa Barangay Hall sa Barangay Lumyad. For the meantime, mag-breakfast kami, dara. And about sa oras, dito migikan sa kainan ganina, agi mi sa Lacson, mga 1.5 hours nabot mi diri, particularly sa Barangay Lumyad. So actually, mga onsa mi karon kay gipanggutom mi. And taod-taod, maabot na naman mong kauban, nga nakaban sila. So, tara, kaonsa pa diri sa Barangay Lumyad. Katatapos naman na magkain ganina, and actually before me mag-going sa amuang tulo ka destination, puntahan muna namin yung bahay ni Cap as courtesy call sa iyahan, no? Mananghit na diktarong sa iyahang lugar. So it's our pasalamat ni Dako kay makita na mo si Cap o mahimamat na mo siya. Kami pala ang dili taga Barangay Lumyad na naka ito. Nana po yung naka-anha diha katong taga tourism, binaling taga DIL, Arsenro, anak, nag-monay, nag-inspection po. Okay, so para sa mga content creator, mga vloggers, kami pala muna. Kamu pa. Huwag kayo. Alright, sila. Right, so, right. So, yan, maragdagan kayo salamat, Kap, sa yung pag-welcome sa mga dito. No? At, balik-balik. Balik-balik. So, let's go! Actually, nagstoya na yung mini-kapitan ganina. Na-interview na mo siya, si Kapitan Celso Bughaw, na there are 11 caves diri sa Barangay Lumyad. And that 11 caves is kanang presensyado by tourism or na-check na sa tourism. And ang katong 11 nga caves is tulo dito ang pwede atuan. So actually wala pa kinaduan ng mga caves, but then salamat kayo sa privilege ni Kapitan Celso Bughaw na makasulod mi sa cave. So thank you kayo o matuan ng tulo ka cave. And kaning nga cave wala pa yun siya pangalan, so excited me kung say forma sa cave, sa tulo ka cave, na makita na mo karong adlaw. Let's go. Nanami karon diri sa mo ang first na cave na sudlan na explore. So gibihan na mo ang motor diari dira. So ang dalan pasulod sa first cave dira kanang gitindugan ni Kuya Tata kana siya. Paba na mo si King in I Davao Explorer. Yun. Sir, unsa may interview sa tikong sa masulod ni mo nga abino isa lang ka cave sa tulo man ka cave tong. Tulo ka cave. Yes, tama. Excited kay ko bay tapos. This is first time na masulod og cave sir. Dili. Oh, first time? First time. Ay dili nakasulod na kog mga cave pero lahi to na cave. Oh my god, na lahi to na cave no kay magnutan no. Magnutan to no. Why is okay na si King in I? Actually, diha lang dalan sa taas ganina dira. Then, gikan sa dalan. So, mga 10 meters lang, mabot na ang cave. So, manan siyang bunganga sa cave.
So, tanaw na to karon no, kung sa itsura sa cave. Kani. So, may mga balinsa sayaw ng gawas. So, mo ni siya ang first cave na tong atuan karon diri sa Barangay Lumyad, Pakibato District. Sa akong likod mo nang entrance sa cave, sumusod na mi dito karon. So nanauban na mo na ako kauban na nasa sulod. So important kung busmus ka cave, dapat na headlamp at saka na ay panaga sa ulo para protection. So padulong na mi dito sa sulod karon. Alright mga boss, muna ni ang bakbak sa langan. So hindi nila sa it's very slippery. Sabi. Oh, English yun ah. Sabi. So wala itong pagpanghaw, gagamin ng mga kaya na si Batman ang nanggawa sa rope ng lupa. Ang lupa, ang lupa. Okay. So, hindi lang ha. Pagbudyo nila ito. Nandito na kami sa loob ng cave. Actually, gikan sa main entrance sa cave, mga 15 minutes lang, marating mo na ang gitna ng cave or ang dulo ng cave. Actually, describe ko dito is malaki siya nga cave pag nandito ka na sa gitna. Then, yung sa taas, makita marami ang mga paniki or mga bats dyan sa taas. Hindi lang makita sa video kasi madilim. So, okay kaayo no? Okay ang formation sa cave. Then, dilaw kayo ka video sa sulod sa cave ng ngit-ngit man. Kung dili, pictures na ako i-share sa inyo, ipakita na kung sa'yo na cave. Palabas na kami ng cave and it's a wonderful experience dito no sa cave, sa first cave na mong sudlan. Mas okay dyan? And naka picture na kami o naka video na kami sa loob. Actually more on pictures lang kasi madilim masyado sa loob, hindi ma-capture ng video. So anyway, ang cave is when kapasok na kayo sa loob is malapad ang cave and sa taas ng cave makikita yung maraming mga paniki. So merong parang sa loob dako na portion dito sa sulod nga na ito nga ng mga stage na pwede dito magpicture. So okay kayo no? Ang first cave na mong na-explore ka. So,
Pusida po mi dito sa first, sa another cave. Kaya man nabili sa first cave. Mga tana ko ni Boss Cherson sa assessment dito sa first cave na itong nadtuan. Sir, sa'yo masulti niyo, sir? Actually, mga boss, yung cave is parang dead cave na siya. But nonetheless, it's one of the parang may pagmamalaki ng Barangay Lumiad na cave. Actually, meron itong 11 registered caves sa tourism. And katungunan ng gatoan is one of the caves na pwede niyong ma-enjoy. So makita yun yung actual, kung di pa wapang mga ka-experience na makita o bat na mismo sulod sa cave. Matuluan mo i-add dito i-add sa tubig dito sa natural spring water. And yun, hindi na ko ma-recommend rin ang Barangay Lumiad. Kato pa lang, hindi na kayo pa. Pero expect lang di expect lang na may anig yung mga sapatos ninyo. Yan eh. Nani, nani. Nana, o. So, mato kayo ito. Ayog kaulaw na matangko. Arti, arti. Na madisgrasya man ka. So, tama ka. Lubong lang ganun. Tira. Tindot, tindot. Nalang hindi ka rin nun yung balik na miss sa ganina din sa may calendar ya. So dito migikan ganina sa first cave o matulad po miss sa next destination na mo dito sa Banban Cave dito banda. So tanawan na to dito no, dungan to, tanawan na po dito dito unsa ang na dito o another cave adventure na po dito lang na sa Barangay Lumiad Pagibato District. Hindi kika ba wala kang sabon. Suot mo din sa Banban Cave. Advisable din siya nga magsuot og mask kay marami daw paniki sa loob, so yung mga dumi ng paniki naglalabas dito sa passage.